Hello mga ka YouTube. Meron naman po tayong bagong project. Ito po ay Sakura audio amplifier with mixer. Ito po ay model AB733US. Ang problema po nito ay wala daw microphone, ang sabi ng may-ari. Walang signal ang microphone. So, nung tinesting ko siya, may power, pero walang signal ang audio, wala rin signal ang microphone. So, sa madalit sabi, ay hindi talaga microphone lang ang may sira dito. Kundi, pati yung line in. So, lahat ng source input nito ay walang audio. Pero ang relay niya ay nag-on, sabihin ni ang power amplifier niya is nagpapunction. Ang hindi nagpapunction dito ay yung mga source or preamp or di kaya yung mga preamplifier source input. Yun ang may problema nito. So, pasin lang kayo mga ka-YouTube, tingnan natin kung ano ang problema nito. So, bubuksan na natin to. Usually, ang ginagawa ko pag ganito ang problema is hindi muna ako nagkakalas ng mga preamp since maraming baklasin ito eh. Isang buo itong babaklasin. So, abala kung unahin mo baklasin bago i-voltage check muna. So, kailangan i-voltage check muna natin para hindi tayo makapagbaklas ng front panel. Kasi mas matrabaho ang pagbabaklas kaysa sa pagtitesting. And guys, so power on na natin ang ampli, ang amplifier i-on natin. So ayan, naka-power on na siya. Narinig nyo, mayroon nag-click. Nag-click na yung relay niya. Click! Ulitin natin, ha? Yun. Okay, nag-click. Ibig sabihin, functioning ang power amplifier niya. So, ang gagawin natin is connect natin ang speaker. Tapos, i-testing natin yung microphone. Ito, mag-testing tayo ng microphone. I-test natin ang isang part ng microphone. Isang part lang. So, dito tayo mag-testing. Unahin natin dito sa mic 1. So, volume ng mic. Middle. Mid. Lahat. Setting natin sa mid muna. Tapos, volume main. Or, music volume. So, dapat meron na siyang microphone. Hello. Okay, wala. Hello, wala. Wala talaga siya. Wala guys, wala. Walang audio. Check din natin ang line in, ha? Line in. So, ayun na, playing ang audio, pero wala siyang audio. Walang audio. Ayan. Wala, walang marinig. So, mag-check tayo sa side signal in. Ayan o. May signal input siya. Marinig yun, may signal input. Buo ang power amp niya.
signal ang line input niya. Pero wala siyang, wala tayong maririnig mula sa audio source natin. So ito na ang ating gagawin. Off natin system. Oh, no. Mag-voltage checking na tayo dito. Since naka-power on na siya. Hindi natin i-off. Ah, ito nga pala guys. Una nating titestingin dito. Since na may ilaw naman yung ating SD card. Ano, so, sigurado meron, may function yung 5 volts. Ito yung function ng 5 volts natin. Itong mga ilaw na to. May function siya. May ilaw siya. So, wala dyan ang problema natin. Since ang 5 volts ay may ilaw. Ang supply ng 5 volts nga pala is ito lang yung preamp ng SD card tsaka ng USB. USB port, SD card, yan. Mostly dyan ang ginagamitan ng 5 volts. Tutuklan natin sa ground itong negative natin, tapos pinpoint natin doon sa supply. Ito nga pala guys, kung makikita nyo sa board, tatlo ang mini heatsink dito. So, ibig sabihin nyo, nakala yung isa, ito yung 5 volts. At yung dalawa magkatabi, ayun yung supply na 12 volts. So, ang mga out nila is ito. Ito ang out ng isa. Tapos, ang out naman ng 12 volts is yung 3 pins na to sa gilid. Yan ang supply ng 12 volts. So, magtitest tayo sa 5 volts. Get ito 10, then test. So, mali ang pinpoint natin. Dapat sa body ground tayo. Oh, ba't negative deflection ito? Wala na tayo ng direkta, guys. Direkta tayo mag-test sa pin. So guys, mamaya ako na itetest itong 5 volts. Medyo wala ako makuha ang point, test point eh. Hindi ko makuha yung test point ng 5 volts. So mamaya ako na siya itetest ng accuracy. Enable tayo naman yung 5 volts niya. Usually pag may na-test ka, kahit maliit na voltage dito sa 5 volts o 3.3 or 5 volts o something ganun, ay okay naman siya. So dito tayo mag-test ngayon sa dalawang major. Since na hindi ako nagdududa dito sa SD card, sa USB, kasi hindi pa natin natetest yung ating preamp. Since na yung preamp natin is talagang blackout, walang signal lahat ito dito. Walang signal lahat itong preamp. So malamang, ang suspecha ko talaga, yung sumusupply dito sa panel ay may problema. So ito yung voltage ng papunta sa preamp. Tatlong pinpoint ito eh. So, ito yung negative voltage. Ayan na, negative voltage. So, ayan. Pumapalo siya. Negative voltage meron. May supply siya.
Mababa. So negative voltage niya is sakto naman 14. So 14 volts yung negative supply. So dapat yung kabila positive. Ayun, nagde-deflect siya ng negative. So ibig sabihin sira ito. Ito number 1 na sira niya. Yung positive 14 volts nakapartner ng negative 14 volts. Ayan yung negative 14 volts sa kaliwa. Sentro niyan ground. Tapos positive. So wala siyang positive, guys. Wala siyang positive supply. Alam ko ito yung pinanggalingan ng supply. Ito, ito yung pinanggalingan ng supply ng ating regulated 14 volts. So ang kailangan nating hanapin is yung kung mayroong supply na nanggaling dito sa primary o sa main voltage. So ngayon gagawin natin, guys. Test natin itong dalawang fusible resistor dito na malaki kung alin dito yung may problema. Itong dalawang fusible na to. Una natin testingin is positive muna tayo. Positive tayo. So, negative deflection. Hindi yan. Positive. Ito ang positive deflection. So, dapat sa kabilang linya, sa kabilang ng resistor na yan, may papalo din na positive. Kasi yan ay fusible. Sabihin ng fusible ay, ano siya, pwede siya, protection siya sa circuit. Ayun. Walang palo, guys. Oh. Wala. Oh, may palo ang kabila ng resistor, pero kabila, wala. Sa negative naman tayo testing. Yan ang negative. Meron sa kabila. Meron sa kabila. Ayun. Pinpoint na agad, guys. Ito yung sira. Resistor na to. Ito. Ito. 2 watts. 10 ohms. O 3 watts. So, 10 ohms, 3 watts. Yan ang sira, guys. Ito. Ito. So, palitan muna natin yung resistor na yan. Siguro, kung mapapalitan natin yung resistor na yan, magkakasupply na yung 3 amp. At least kahit sa microphone, meron tayong maririnig. So, off muna natin to. Power off muna natin. So, magbabaklas tayo yung itong likuran. Alam ko ang 3 watts, guys, mahirap bilhin sa ating lahat. Hindi pa ako nakabili ng 3 watts. Tsaka madala ng 3 watts na yan. Pero yan, guys, pwede nyo palitan ng 5 watts yan. Kaya nga siya pumutok dahil kulang ko sa watts. Kaya nga siya bumibigay. So yung mga resistor na ganyan, panagman kayo dyan sa raon, hirapan kayo maghanap. 10 ohms. Wala ito. 5 ohms ito. 5 ohms. 10 ohms ang kailangan natin. 10 ohms. Ito. Sakto. 10 ohms, 5 watts. Bakit dalawa? Hindi ka pwede magpapalit ng isa lang na magkaiba ang watts nila. Kailangan parehas na silang palitan. Parehas na silang palitan. Kasi pag isa lang pinalitan mo, same din sa kabila yan. Kung anong load ng positive, yun din ang load ng negative. May possibility
possibility na pati yung negative niyan eh bibigay din. Eh, kung mapapansin niyo yung resistor maitim na rin eh. Sabihin umiinit yung resistor. Sobra sa init dahil hindi kaya sa watts na yung kanya sinusuplayan. Yun. Para ating tanggalin ang resistor na yan. So guys, hindi ko sure na ito agad ang magiging sagot sa problema. Pero since na yun ay supply, ay possible talagang yun ang sira dahil wala supply nga sa buong preamp. Supply ng buong panel board ito. Ito. Yan, yung dalawang positive and negative na IC. 78 series na IC, 7814. Or 7812. Ito ang supply nila. So, busted ang kalahati. Sure. Talaga under yun. Kasi busted ang kalahati ng supply ng preamp. Kasi guys, yung preamp na yan ay kadalasan sa mga preamp na ginagamit ngayon sa mga amplifier ay IC type na dual supply. Mostly kadalasan na 4558 at saka 5532 na IC. Yan. Ang 5532 at saka 4558 may same characteristic lang yan. Pero may kaiba ang properties ng transistor. Isang JFET at saka isang transistor type. Kaya mas malinis ang function ng 553 to. Madali lang siyang ma-distort sa higher input signal. Pero mas malinis ang tunog niya. Ayan guys. Ayan. So, ito yung ating tinanggal. Test uli natin. 10 ohms yan ha. Ilagay natin yung tester natin sa pinakamataas na setting sa resistance. 10K. Let's say 10K. Yan. Yun. Meron. Eto, wala. Wala ang kabila. Wala ang kabila. Wala ang ito, meron ito kabila, wala. So sira talaga siya guys, sira. Kita niyo, pumutok oh, may pumutok. Marang natuklap na kulay ayun oh. Tala itong isa, wala. Bilog na bilog. Yan. Yan guys, ikakabit na natin yung 5 ohms, 10 ohms, 5 watt. Sana tumunog ka na.
Yan ang laging pinapanalangin ng mga gumagawa. Sana gumana ka. Basta isinasara na. Sana gumana ka. Sinasara na yung amplifier. Kadalasan ganyan. Pasok natin itong line in. Line in. Ayun. Tapos mag-music tayo. Auxiliary. Nakabaon. Hinaan natin to. Plug in natin yung supply. Ito yung supply niya. Plug in. Tapos power on. Oops. Click. Yun na. Yun na. Yun natin ito. Hey. Wow! Tumunog! Tumunog! Natin yung birthday girl. Yung static? Yung birthday girl nandito. Ayan! Yung ginagawa ko dyan. Yun guys, ang isang problema pa. Ito, napatulog na natin. Yan. Napatulog na natin siya. Okay, sabihin, okay ito ating ginawang supply. So, may problema pang iba. Ito yun. Mga control. Utang niya para daw sa tapo kasi. Yun o. Hindi daw alam kung anong gagawin. Ang plano natin ngayon mga pre. Sorry, sa mga mixer na ganito, yan ang madalas natin nagiging problema eh. Mga control. Control. So, ang control, isa yan sa malaking problema sa mga amplifier. T-shirt na to, requested na dito to. Yes, because I like pink. Kaya nakasunod. Static. Static, number one ito. Ito ang sakit na ano, madalas sa mga amplifier. Mga static sa control. Sabi yung mga friends, sa date natin ni Vika. So guys, ayun na. Napandar natin ng amplifier. So, meron naman tayong additional na problem na letter lang natin na 3 since walang detection pag walang audio. Check, check. Check, check. Hello. Kasi may fan kasi na nakausap na namin na dapat yung surprise to kay Vika. Kaya lang, dinala dito. Ay, lakas ang static. Kung nagiklip ang amplifier, pag may lakas ang static natin. Yung problema natin sa mga control. Ayan na. So, kakalasin natin ulit ito para i-troubleshoot naman yung mga control. So, guys, dyan muna sa oras na ito. Ito muna natin na-troubleshoot yung pinaka-main ampli, yung supply ng mga preamp, then, isusunod naman natin, guys, yung panel. Ngayon na natin kakalasin ito dahil may mga static ang mga control nito. So, hanggang sa susunod.